buhay, meron kang additional 30% damage. Oh. So, burst kung burst. Kaya naman, gets natin na bakit BOD first item. Lalo-lalo sa mga ganitong klaseng heroes like Freya, yung mga ginaganyan, Beatrix. Oh, diba? Pinu-first build BOD. Dati yung Brody. Pinu-first build BOD. Yung mga ganong klaseng hero kasi, na alam mong sobrang taas ng reaping capability. Yung punit. Oo. Maano talaga eh. Talagang kailangan mo rin ingatan at huwag mong hayaan na maunahan talaga. Especially mga gold laners. Mga Brody and Beatrix na gumagamit. Kaya ang nangyari doon is napabayaan din ng Maharlika yung Brody dito ni Bullet. Kaya kada papasok ang Maharlika Esports, mag-first kill lang itong si Brody. Kung sino matamaan noon nung mark, torn apart memory agad. Ayun. Torn apart memorize. Torn apart memorize. Pero it's not yet too late to apologize. Kasi ngayon na game number 3 na. Ano na, feeling ko, ako feeling ko naman, yung Alice, ano na, hindi na gagamitin. Okay. Parang, sanay kasi tayo kay Kelvin na yung mga ginagamit niyang junglers, Paquito, yung Joy, yung mga mabibilis. So, tinanggal yung ano, since Paquito. Tinanggal nila yan, kasi si Asi nga naman eh, ganun din. Kumbaga, kung ang gumagamit for Maharlika ng Paquito Joy, si Kelvin, ang gumagamit nun sa Blacklist Academy, si Asi. Ay, oo, tama. Pero, ang ginawa dito ng Blacklist Academy, edit muna ko natin kasi naging beneficial naman sa atin eh. Diba? Yung roam na gamit ni JD. And, kada mapasok, may mga bubunta doon sa likuran ng ano, yung team. May binabalibag. Binabalibag eh. Tsaka, mainit pa naman to si Asi. Yung mga gamit niya kanina, export. Oo, mainit talaga. Oo, kasi laba yan eh. Oo. Asi tao laba. The dunk pa. mali pala. Pero, mainit naman kasi. Oo, kaya mainit, export yung gamit. Para pag di ka nainitan sa export, ewan ko na lang. What if Maharlika kumuha ng Freya? Ay, hindi. Fredrin sila. Fredrin man. Pero, Kelvin? Pwede ka na yan eh. Pwedeng XP pa rin. Ginamit kanina ng ano eh. Di ba? Ay! Nice one, baby! Angela Fredrin. Eh, what if SB kaya si Mr. Asi? Ay, oo. Para yung sa barrier, no? Oh, pwede. What if Esmeralda? Pero baka mag-dirot eh. Pero... Ay, pwede. Oh. Pyreinos. Ay, di ba? Hindi, pili ko wag muna SB. Masyado maaga. Pag Uranus, SB, parang naglolokohan lang silang dalawa doon. Oo, eh, parang, no? Wag na natin tignan yun. Oo. Kumbaga, kasi wala nang mangyayari doon. Parang sabi nga, dead lane, kumbaga, pwede nating term doon. Kasi hanggat walang nag-rotate doon sa SB na yun, kung Esmeralda Uranus, walang mamamatay doon. Hanggat 1v1 yun. Oh. Wala eh. Wag na natin tignan kasi... tayo yung napapagod. Ayan. Ay, same ano pa rin. Gompo pa rin. Si Larbsa. Larbs with a Parsa. Yes, with the Predator Airstrike ni Larbsa. Oo. Ngayon si Bullet. Dalawang pulse pa lang, masakit na. Ito, same lineup. Uh-oh. The Edit Bro ni Parsa. Oo. So, Marika Esports. Kuha kaya Terisla agad. Ay, oo. Open pa naman ng Terisla. Oo, Kadita. Kadita. Yes, pwede. Ay! Angeling! Angeling! Jiling ang sumayaw! Jiling ang gumalaw! Jiling ang sumayaw! Ako, matagal-tagal ko nang di nakikita to. Pero medyo nakakatakot kasi Brody yan, Edit yan. Ako, ban SB kaya, Marlika? Magiging bibo kaya ang Angeling. Ayun! Bibong-bibo gumalaw kaya. Oo, malalaman natin. Pero maganda to ha, kasi... if ever... Ayun, binan yung preya ni Respeto. Respect! Sabi kasi ni Kelvin. Respect! Boss, magliling ako boss, pero magpabibigay yung preya. Kasi paglapag ng Tempest of Blades doon, walang pinipiling kalaban yun eh. Lahat ng makita nun, ahampasin nun eh. Boss, manipis yung espada ko boss. Malaki. Ang makapal yung kanya, may kasamang kalasag yun may eh. May pakpak pa yun. Oh. Ay, kaya pala na ano yung kalasag ng Maharlika, kinuha na kanina. Ay, oo oh, kasi di ba yung kalasag ka ng Maharlika, sinaman yun sa espada niya. Oo, kaya pala nabutasan ang Maharlika. Okay, ban ng Claudine? Ban din. Kasi pwede rin yan eh, Claude Angeling eh. Angele eh. Ay, nangyayari yan dati eh. Oo nga, no? Ang kapal ng barrier pag naka-blazing duet eh. Pagka pipili na lang si Mix eh. Oo. Kanino? Pag early kay Kelvin, pag late game, akin ang bola, sabi sa sabihin ni CG. Sa tinanggal ng Blacklist Academy. Ngayon, pwede pa silang magtanggal. Ito,
Feeling ko Therese na. Therese lang na to. Oh. Feeling ko Therese na. O kaya yung ex-work kanina. Pwede rin. Kasi medyo masakit sa ulo eh. Na ano sila eh. Nainit, pinainitan sila. Ay! Sun! Ay! Kasi nagsasun din si Brie X. Oo nga pala. Tama, tama. Tsaka mainit din yan sun eh. Pag ito nag-alokard. Ay! Ako! Feeling ko mag-alokard to. Aba, aba. Diba? Ano, feeling ko Van Marks man pa. Iritel. Iritel. Ano Beatrix, Bruno. Onurb. Onurb, pwede. Mr. Onurb. Beatrix. Beatrix, Iritel, yan. Basta, isang Marks man. Oo. Huwag na lang bigyan ng medyo sakit ng ulo si Bullet sa katapat niya. So, feeling ko mga ano eh. Oo nga, mag-Iritel. Kasi ang gagawin ng Ling, papasok sa backlane. Tapos siya iiwasan yung Iritel preheaters. Ay, harit. Ay, harit. Aba. Parang ano ah. Ay, kasi nga naman. Angela nga pala. Harit. Baka mamaya, magulat tayo sa... Di kaya nag-overthink ang Blacklist Academy sa draft nila. Sa bans nila. Tining ko, okay lang. Okay lang sa akin yung harit. Oo. Kasi counter rin sa Brody, di ba? Oo. Way back M4 Championships. Way back M4, kung saan M4, nakita M4, natin na... Brody Kari Harit Lunox ang top goal. Yung nag-aagawan at naglalaban. Oo. Diba? Ang pangsagot sa Brody Kari ay Lunox Harit. So tinanggal yon ng Blackness Academy. Gana pa din yung ganyang ban. Marlica Esports. Uy. Medyo nerf ang Eve pero gusto mo pa din dyan yung ano eh. Yung may ilang kagumalaw pag nasa WM. May ano yung malagkit, may malagkit factor. May lagkit eh. Pa din, oh. Tapos kung sasabihin mo ng Angela sa loob ng RWM. Yun! Tapos naka-Ice Queen 1. Nako. Dalin-dali. Dalawang Ice Queen 1, no? Pati Angela. Slowers talaga, boss. Ang mangyayari. Blacklist Academy. Wala pa silang jungle. Tsaka XP lane. Oh. Kasi matik to, JD hero eh. Open ng X-Borg. Pwede nang kunin na kasi gumana naman eh. Ako Esmeralda talaga kasi ito eh. Mga ano eh, mga barrier-barriers eh. Ay, Bane, saka Batinta. Ah, napunta kay JD. Yung ano, Matilda tapos kay Asi yung edit. Ay, oo, tama. Wait. Oo, bet, ganda. Tama, Tilds Bane. And, ay, mabilis ang ikot nito, boss. Parang napanood ko na to sa ano eh. O nga, parang ano to ha? Napaka-nostalgic nitong lineup na to eh. Sila naman yung Bibo gumalaw. Ay, oo. Bibong Bibo. Okay, good counter. Yuzong against the Farsa. Pero against an idiot, medyo magpapalag pag level 4 ng idiot. Yun lang. Gold lane Yuzong? Ay! Oo nga, no? Gold lane Yuzong ang pinick ng Maharlika Esports. May brethren nga pala sila. Oo. Wow, Winnie. May ko lang makikita to na Godlin Yuzong na susubukan ng Maharlika Esports against Blacklist Academy. Kumbaga, sabi ng Maharlika, unorthodox pick pala kayo ha. Sige, kami din. Alam mo, binibring back tayo ng Maharlika sa season 7 ng NBA. Sa mga nakaraan eh, no? Yung panel strategy. Ay, oo. Yung may maskara double pa. Double fighter. Tapos, ano, yung jungle mo, ano, Bibo gumalaw. Bibong-bibo talaga. Bibong-bibo gumalaw. Ay, ako, excited ako. Kung, Angeling talaga. Kung ano, ang mangingibabaw, ang Bibong rotation ng mga estudyante mula sa akademya o ang Bibong galawan ng mga dugong bughaw ng Maharlika. Sabay-sabay tayo pumasok sa Lanton. At ngayon, game 3 na! 1-1 ang ating score, Papa Kulas. Siyempre, ano ba naman i-expect natin dahil yung mga kuponans na... Mga kuponans natin. Eh, gusto na talaga makaangat sa standings at ng buntos dahil, siyempre, week number 4 na tayo at day number 3. Eh, dyan naalala ko si Athena dun eh. Kasi parang how can they make bawi? They have to pigil the gigil. Yeah, they have to pigil the gigil and make the bawi. Because make our kuponans. Pwede ah. Pwede, galit. Dalawa naman sila eh, di ba? Plural. Kuponans. Kuponans. Okay. Mga kuponans. So redundant. Okay, tama. Tama naman. Pero ito nga, Gold Lane Yuzo nga ang ating mamataan. Pero dito nagaan ang member. Ari! Grabe, level 4 agad. Tumba si Seiji sa kamay ni Bullet.
Nagmamadali umuwi ang mga estudyante, pero look at Kelby, nasa madalikuran. Ito yung bawi ng ape, pero siya yung nasaktan. Tempest of Blades. Pat, pero makukuha pa rin si Vriex doon sa equation. Pertumba rin siya. Bullet, nakadalawa na. At Blacklist Academy, parang mainit talaga ang game number 3 para sa kanila. Oo, for Marlica, medyo kabadog sa ko dito sa gold lane matchup. Kasi, Brodian, and Yuzong ka, bilang ikaw si G, baka mahirapan ka. Kasi range battle pa lang, Eagles eh. Luging-lugi na talaga. Hindi rin makakalapit masyado. Kung gusto man niyang mag-dash ito using that block ng Dragon Tail, nandun naman yung stun din ng isang Brody para mapigilan siya sa kanyang balak. And given the fact, Joshy Cakes, na itong Bane na to ay objective-centric, objective-wise, at yung Feathered Airstrike ay tatamaan itong si Mix. Talagang secured na dito ang Turtle for Blacklist Academy. Security! Ay! Grabe! Sobra ka naman, JD! May ginagawang plano sa likuran. Tapos disengage! Grabe! Gravity si JD, ha? Masyadong mainit na talaga itong Blacklist Academy. Mukhang nakikita na nila or nahanap nila yung tamang timpla ng kanilang rotation. Kasi nga naman, JD kailangan timpla. Pero ngayon, si Bullet, ito yung lamang ng isang kupuna ng Maharlika. May dive capability sila. Kumbaga, this is a Ling and Yuzong eh. Kumbaga, dadaanin nila ngayon ito sa macro. Oh, bruskohan. Pero ito, sinundan na nga ni JD. Pero meron doong dash again para manak up. Ay! Ito pa yung Feathered Airstrike! Sumunod! Grabe naman yun. Gumahinting wind doon habang naka-Feathered Airstrike. Saka ang galing nung ginawa ni JD. Alam niya na pag tama nung kanyang Circling Eagle ay rekta siya doon sa AOE ng Tori. Kaya ginawa niya pag sa pull kay Seiji, flicker out. Oo, alis agad. Di naman si Vriex. Mahinit to si Vriex, ha? Ubus yung gold plate eh. Ang bilis eh, oh. Makukuha pa nila. Pero doon si Minguin with an RWM. Pero siya ay may stun. Naandoon yung mga ligaw na bala ni Vriex. Ang bilis ng ikot ng Blacklist Academy, Joshy Cakes. Kasi sinasabi natin eh. Di ba? Nabanggit natin kanina, Ben. Diba? Oo. Yung pwedeng ipalit dun sa Martis kanina, una, Prenea muna. Wala Preya, walang Sun. Ayan, Ben. Akala ko mag-a-allocate pero sabi, okay, sige, gusto, malbilis na iikot tayo. Oo, basag. Ano tayo? Bane tayo. Ito yung sinasabi natin na all-rounder ang Bane. Pwede siyang umobjective, pwede kumuha ng Tore, lahat yung ginagawa ni Vriex. Sa ito, Blacklist Academy, may hawak ng gantong lineup. Minus mo yung Edith, Joshy Cakes. Pero meron mo na mabibigyan doon sa migit namin, Gwyn. Wala na siyang buhay, konti na lang. Kaya siya ay mababurst to back away. Ay! Pero si JD, tabang-tabang mo, best! Circling Eagle sa loob ng Tore doon! Sa pangalawa, pero hinahabol dito ni Kelvin. JD, tumakbo ka na, tumalon ka na hanggat may ere. Pero nandito si JG, siya ay tutumba. Mid lane, kapalit ng mid lane. Pero okay lang daw, sabi ng Blacklist Academy dahil na andito na ang Lord or Turtle. Pero si Vriex na doon sa ipit sa may Gedli. Tempest of Blades, kinabit na dyan na yung nice one baby na combination. Mix and Kelvin, talagang gusto ayatang bumawi dito ng Maharlika. Quick adjustment na sa Maharlika. Alam nila na medyo mahirap yung turtle dance. Mm-hmm. Yung turtle fight for their side. Hero muna. Pagkasanib ni Mix kay Kelvin, tinarget ako si Vriex knowing na wala si JD dun sa picture because of the extension na ginawa niya just to kill or take down ito si Minguin. So alam na Maharlika, teka, walang liligtas dito. Pwede natin bigyan. That's why they got that turtle. Prior, kinuha pa nila yung buhay ni Vriex. Pero ito rin na kailangan ingatan ng Blacklist Academy kasi sa mga past few series na nadadali sila, ito yung overcommitment na nangyayari. Masyado sila nagiging aggressive. Kumbaga, ang nagiging maasim sila dito kapag nakakita sila ng opportunity pero doon yung Feathered Airstrike ni Larms. Pero nandito agad yung Black Dragon for Misagi. Mukhang gusto ko yatang saniban. Ito ni Angela. Ito na nga. Yung nice one baby. Si Asi makukuha. Pero nado yung balibag. Ito naman yung Sinkling Eagle. Ito naman yung si Seiji. At si Minguin naman doon. Nando yung RWM. Walang casualty. Para sa dalawang kupanan. Buhay pa si Seiji. Nailigtas ni JD ang mga members ng Blacklist Academy sa pinaplano ng Maharlika na pagpasok. Courtesy of Seiji on to that Yuzong pick. At ngayon na papa-approach tayo. Oy, papa-approach. Pa-approach, ha? Papa-approach tayo sa panibagong turtle na naman in 44 seconds. Mahalaga para sa dalawang kupunan na hindi na muna mag-force ng team fight eh. Kasi ang nangyayari, nagkakapitasan bago magkaroon ng objective. Parang game 3 na daw, parang gusto nila magbigayan. Pero hindi siya ideal sa ngayon kasi
alam naman natin, nasabi mo nga kanina, Joshy Cakes, yung mga tower, yung mga dive potential na meron itong Maharlika, na andyan si Seiji, yung Black Dragon form, na andyan si Kelvin, yung Ling, tapos sasabay nung pan ng Angela. Nice one, baby, talaga kung may mabitas sila. Ngayon, and yun, dyan pa si Dream Sanity na makunachi. Ay, oo. Eh. Diba? Pwedeng yung frontline ng Maharlika, ang hirap tibagin. Mm-hmm. Knowing na may Angela pa na sumasanib para dagdagan yung sustainability na may Turtle Knight. Sinasabi natin, major team fight ang pwedeng abangan sapagkat si JD nakatingin na kay Ming Queen. Pero nasa naman yung Void Crystal para lang mapabagal ng kaunti ang takbo. Ngayon ang Blacklist Academy, nakafocus lang sa pagong. Ito na yung si Seiji, naka-Black Dragon form na nga, hinahabol si Freex pero naaandoon yung Feathered Airstrike, si Larbs ang tumulong rin. Pero si Freex pa rin, makakuha ng Turtle, nag-Nice One Baby combination na nga ito si Angela. Doon kay Kelvin Mix, gustong kunin si Freex, si Mix pa makakuha sa kanya. Pero Torn Apart Memory nga naman ni Bullet ang kukuha sa buhay ni Seiji. Si JD gusto pa nilang habulit at si Dream Sanity at si Mingwin, pero sabi ng Blacklist Academy, teka lang, students, kalma muna tayo. Hindi na natin mahabol, kaya atras na rin muna tayo. Enough na yung pagkula ng objective. Although, yes, kabalit ang buhay ni Freex, but still, mahalaga na nasa kanila yung turtle na yon. Gold shared, XP shared, at ngayon sila pa yung nakakalabang when it comes to that gold and items. And looking at this, Heptasis Malefic Roar for Bullet. Maximum penetration. Hindi na ako magtataka kung ang next niyang item would be a Hunter Strike or even a BOD na kasi nararamdaman niya yung sakit ng kanyang mga basic attacks. So, give it a 3-1-0 itong si Bullet. Ha. Talagang nakaka-snowball siya dito sa matchup against a Seiji because range battle pa lang is lamang ka naman talaga sa isang Yuzong. Mm-hmm. Now, this lineup minus the Edith, Joshy Cakes, parang Blacklist International lineup. Nakikita ko na to dati pa eh. Gumagana to eh. Parang si Uncle Eso na nagsabi, ito tayo. Wanggana to eh. Parang pwede. Ngayon na meron naman pagtulak na ginagawa ang side of Blacklist Academy. Nandiyan yung RWM! RWM, pero nandun agad yung Black Dragon form. Kasama pa ng Petrify. Si Freex, konti na lang ang buhay. Pero naandoon yung Circling Eagle. Nag-back away nga lang naman. Kelvin Mix, nakasanib sa kanya. Pero wala siyang makukuha ang casualty. Humahawal ito si Dream Sanity. Hinabol pa ulit! Hinabol pa rin ito si Bullet. Siya ay tutumba. Nag-hustles na nga dito si Kelvin. Gusto pang unin. Ito si JD at si Larbs. At si Live, mag-back away muna. Dahil naandoon sa may loob ng Torre. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon, si Asi kumuha ng Torre sa may gitna. Sabi niya, teka lang muna guys, kuha muna ako ng Torre. Alam din kasi ni Kelvin na wala siyang purple buff kaya hindi siya dumiretso. Pero ang inuna niya muna ay mag-invade at kunin yung orange buff na meron. Itong si Freex. May Circling Eagle pa ba tayong makikita at pag-engage? Pero mukhang hindi naman na. Apat na miyembro yung kakasalubukin nila by Lord na nag-aabang para sa dalawang kupunan. Nakakuha na rin ng purple buff itong Ling or si Kelvin. Pero pwesto na ang Blacklist Academy, Freex or Asi, hinahawakan tong Lord Joshy Cakes. Sayawan ang pwede natin makita. Posesyonan ang labanan at mukhang Blacklist Academy ay medyo lamang on terms of numbers. Doon sa may bandang top lane, nakikita natin na yung buhay ni Kelvin Etina Umonte. Nag-loading pabalik. Pero eto, si Asi kanila mabibigyan. Dream Sanity with that taunt. Pero napakakulat na rin. Sumanip pero na! Ang ganda naman ng knock-up coming in from that Dream Sanity and also Retribution secured by Freex. Pero tuloy-tuloy pa rin ang laban. Kelvin, mapapatong pa dito si JD at sabi naman ni Mingwin na sagot niya ay si Freex din naman. Asi dito, meron Earth Shadow na gagamitin pero nandun si Kelvin at si Mix napatalingan. Pero napa-aray na rin lahat ang members ng Maharlika doon kay Larvsa, the Feathered Earth Strike. Di pa nila nahahawakan kaya naman nanunuot yung sakit. Yung ginawa ni Kelvin na pag-target doon sa mga members ng Blacklist Academy, that's two kapalit ng Lord. Pero still, hindi natin tatanggalin yung fact na Blacklist Academy nakalamang doon. Nakakuha nila yung first Lord plus yung threat na binibigay ni Larbs onto this lane. Nasimula pa lang doon sa top lane na nagtagpo sila, bawas na bago pumasok itong si Kelvin. That's why hindi siya nakasayaw ng matindi, pero yung Lord ay reversal nila na mas mabilis pa kahit too fast. Nakahanda agad itong pagsanib ba ni Mix doon kay Kelvin at si Seiji and Asi one on one with the great one nga naman. And maganda rin yung nagiging sagot ng Maharlika. Although this is a kill versus an objective, syempre nakakalamang dito ang Blacklist Academy kahit sila ay medyo hindi tambak dito sa scoreboard is 5-9. And ito yung kalamangan talaga na meron kang range damage eh sa isang lineup mo eh.
Kumbaga, nakaka-free hit itong si Bullet with that Brody. Konti-konti pang item. Sakita natin, bumuo siya ng Wind of Nature to prevent nga rin naman. Pero okay, dito mukhang hindi na ma-prevent ni Larbs ang kanyang pagtumba. Nandito rin si Briex with that deadly catch. Si Kelvin kumamit na ng si Bullet ang target! Pero si Seiji, nandito rin yung Black Dragon form. Meron silang gustong kunin. Hindi nila makuha si Bullet. Pero si JD na lang daw. Pero naan doon na rin agad naman ang members ng Blacklist Academy and Total Disengage for Maharlika. Ito pala yung problema. Unahin na natin. Larbs is gonna be down. Gusto sana kumuha pa ng Maharlika ng isa, pero with the guidance na binibigay ni JD on to Blacklist Academy, napigilan yung isa pang pick-off na pwedeng gawin. Maharlika Esports, slowly but surely, ginagawa nila yung kayang gawin ng mga heroes na meron sila at hinahanap nila yung magandang target. But this time, alam din ng Blacklist Academy na hanggang isa lang ang pwede yung makuha! Kami dalawa! Ang ganda ng Earth Shatter doon, may flicker pa kasama, pero naandun naman yung nice one baby combination ni Mix at ni Kelvin. Meron na rin real world matipin nila pag merong sakit nung deadly catch sa pag-use na nga ng Tempest of Blaze. Slashing and dicing, pero wala pa rin casualty. Sa dalawang kupunan natin, lahat ng resources ay nagamit na nila. Lahat ng ultimates ginamit, tapos walang namatay. Ganon ka din de yung teamfight at alam natin na kaya nilang magsabay-sabay ng pagbibigay. Blacklist Academy at Maharlika Esports. Preview yon ng maaari nating makita onto this Lord fight in 10 seconds. Mukhang maganda ang ating matchup ngayon. Blacklist Academy gustong humabol sa puntos habang ang Maharlika gusto nilang protektahan ngayon kung nasaan sila. At eto na, Dream Sanity siya ang umahawak ng Lord dito dahil hindi nga naman kayang hawakan ni Kelvin dahil siya isang assassin. So ang tendency, Asi and Dream Sanity, sila ngayon ang magkakaroon ng unang sayaw dito sa ating laban. Dito ka sa akin, sabi ni Asi. Sabi Dream Sanity, hindi, dito ka sa akin. Pero kung titingnan natin yung estado ng mapa, itong si Kelvin na may pinaplanong masama. Nakikita siya ni JD at mukhang yung tatlong members ay siyang punteriya, pero hindi pa naman ikakasabasta-basta yung hard guard mula kay Mix. Nag-aabang lang sila ng magandang opportunity kasi nga naman yung top lane at yung mid lane, unti-unti lang din tinutulak. Pero si JD, low on HP. Siya yung target ni Kelvin at wala pang hard guard na kasama. Na. Pero andyan na! Andyan na, pero saktong-sakto naman yung hard guard sa pagsalba ng kanyang buhay. Pero magandang positioning to or opportunity to for the side of Blacklist Academy knowing na walang Tempest of Blades. Etong si Kelvin, meron Earth Shatter doon pero naandun agad ang sagot ni Dream Sanity. Asa'y tutumba. Pero si JD nag-Black Dragon form na. Meron pa knock-up coming from the Lord. Real world manipulation ang sagot ni Mingwin. Naandun sila sa loob ng real world manipulation. Nandoon yung Circling Eagle. Larbs pinatumba dito si Mingwin. Mix na yata ang susunod. Si Bullet humahabol dito. Gumamit na ng Guiding Wind. Patumba rin si Dream Sanity doon. Heart Guard ay ginamit na rin kay Seiji para siya ay masalba. Larbs ito mukhang itutumba na. Doon sa may gitna si Briex naman din may sagot. Tuloy-tuloy ang bakbakan. Ayaw nilang tumigil. Nahanap yata dito ni JD ito si Kelvin. Naghahanap ng opportunity para makakunan ng Lord para sa amin ng Blacklist Academy. Tingnan mo ang last si Kelvin. Huwag mo hayaang mag-retry. Nag-decklist na pero si Briex pa rin na makakuha. Sikling ang eagle. Mukhang tutumba na. Alam nilang walang heart guard and it's a shutdown para kay Kelvin. Good decisions for Blacklist Academy. Sabi lang ni ano dito ni Briex, tingnan mo lang, wag mo lang papalapitin. Pag nakita mo, Circling Eagle mo agad. O pag nakita mo, wag mo na agad, bigyan mo na agad ng mga wins, bigyan mo na agad ng Guiding Wind para mahabol natin mapatay. And that retribution secured a very crucial Lord for Blacklist Academy. Now na nagmamatcha yun sa may bandang ibaba, yung gitna at yung taas ay medyo sumasabay din naman yung mga minions. Bullet, sa kanya tayo nakatingin. Siya yung pwede mag-tower lock for Blacklist Academy. At ito na yung pagkatok ng Lord. Bumatok na nga yung Lord doon sa base ng mga Royal Blast. Pero yung taunt din coming in from JD. Pero naandoon yung Circling Eagle. Tinamahan si CJ dito. Naandoon na rin yung Fernet Airstrike. Tapos sasabay mo pa ng Rune Manipulation ni Mingwin. Tapos andoon yung hard kill sa kanya. At yung Lord dumiretso doon sa may loob ng base. At natunaw din naman. At sabi dito ng Blacklist Academy, teka lang, may mga tore pa doon sa may labas. Kunin muna natin. Ganda rin ang depensa na pinapakita ng Maharlika. May RWM nandiyan yung mga AoE skills and even itong si Seiji at si Drill Sanity ay nagiging instrumento para makadepensa
ang mga dugong bughaw. 107 seconds muli ang hihintay para sa next na Lord. Pero may option ng Blacklist Academy na sumubok na itulak ng tuluyan. Pero Kelvin, nangaagaw lang ng mga green caps. Yung Ardaw, yung feathered airstrike, ganun nakasakit yung bawas pero nakahover yung heart guard. Dalawa yung humahabol sa kanya. Nandiyan naman yung ibang mga members pero mukhang hinintay lang ni Asi. Tumawid doon sa kabilang pader at biglang binato! Ang ganda ng magkakasuplex city. Tumba dito, meron pang immortality na magpapap. Siya ay tutumba na naman. The insanity ang gusto nilang kunin. JD, nandito may flickering in pa, pero may Circling Eagle ang gustong targetin. Ayaw mga members ng Maharlika, si CG ang kanilang target, pero nandoon yung Black Dragon form para siya yung makatakas, Joshi. Wala tayong mga minions, kaya naman itulak natin yung mid lane. Huwag natin ipilit yung top kasi may outer turret pa doon sa may bandang labas at second tier yun. Ngayon na nasa gitna, papasok na naman sila! Ngayon na naman sila, nandun yung Circling Eagle Tombantory dito. Pero tutumba rin naman ang dalawang membro. CG is down, Mingguin is down, Blacklist Academy ang unang makakuha ng serye dito sa Season 2 ng MDN. Blacklist Academy finally, woo, getting a series win sa LDL Philippines Season 2. At iba yung feeling. Iba. Nakita naman natin, nagyayakapan sila. They are really, really happy for the series win. Tsaka, we really have to commend Asi on that last fight. Oo. Yung double knock-up sa kanyang Earth Shatter, yung huli kay Kelvin. Again, guys, this is the very first win ng Blacklist Academy. What a game for both teams. Talagang binigay na nila lahat. Lahat ng strategy, lahat ng pocket picks. Kasi alam naman natin sa recent patch ngayon, pwedeng utility ang maghari sa room. Pero sabi ng Blacklist Academy dito, kami muna ang kukuha ng serye ngayon. Amin na to. Amin na ang serye. Securing that 2-1 reverse sweep against Maharlika. For sure, i-breakdown yan ng ating analyst na si Butters. Kaya naman, pumunta na tayo sa postgame. It was Pocket Picks who started the flame between these two teams. At nakakatuwa, tradisyon ang nag-end sa kanila. Guys, what a game number 3 and what a win for the side of Blacklist Academy. But right now, let us head on sa ating emblems para makita natin kung ano nga ba yung pwede nating himayin dito. Now guys, looking at the emblems na meron dito, as you can see, si Seiji dito went for a non-so-traditional Yuzhong na gold laner na nakatutok siya in terms of sustain. Nakikita naman natin yung kanyang emblem is on the fighter. Ang pinaka nagbago lang dito para sa akin is technically yung quantum charge na talagang habol na habol at palaw na palaw siya. At gusto nilang tapusin sana yung game ng mabilis. Kaso, ang naging problema naman nila dito was the innate scaling na meron yung side ng BLA. Kahit sabihin natin na okay yung Ling in terms of scaling, lalo na kapag may Angela, ang problema, yung sa side ng BLA, ang daming mga members dito na kaya talaga silang labanan head-on at kaya mag-deal ng damage para manegate na mismo yung heart guard dito nung isang Angela. Ngayon, looking at the left side of your screen, ay mapapansin natin na si Vriex dito ay hindi ito yung usual na Bane na nakikita nyo na na parang natitira pa rin dyan yung Brute Force Breastplate. Usually kasi nabibenta na yan kapag nag-lock item na, pero makikita natin dito na talaga na nung nahanap na ng BLA yung proper timing and yung proper power spike para manalo, ay tinalunan na nila yung idea and sinunggaban na nila para makuha nila ang unang panalo nila dito sa MDL Philippines Season 2. Now, looking at the kill participation of Kelvin, since siya ay talaga yung main damage dealer dito, and you would expect that 92% kill participation with the mobility of the Ling, talagang kayang-kaya niyan. Pero looking at the other side, merong isang laging present, si JD naman on that Mathilda, and talagang grabe yung nabibigay niyang tulong dito kay Vriex. Ang usual na sinasabi ng mga tao pagdating sa Bane is ang hirap niya makapunta dun sa may backline, pero say no more fam, kapag may Mathilda ka Bane, okay na okay ka. Isipin nyo, merong pusit na lumilipad. So, medyo nakakatakot yun, okay? So guys, in terms of the damage to towers, nakikita natin na Maharlika only dealt
2.6K. Kahit sabihin natin dito na nakakahanap sila ng mga kills, they couldn't really convert that into objectives, which means noong mga panahon na talagang kinakailangan nila tapusin yung laro ay hindi yon nag-work out. So guys, there is going to be an MVP for this game. Inevitable naman yan. Kaya ipakita natin kung sino ang MVP para sa larong ito. It's none other than Mathilda. Ang cute kasi nakaganyan siya. Oh. Nakaganyan lang siya. And nakakatuwa kasi itong hero na ito ay nagbabalik after a very long time. And sa totoo lang, Blacklist din ang last na gumamit nito sa may MPL. Oh my Venus, this is one of Venus's signature heroes at nakikita natin na Blacklist Academy taking a page out of their main team para sabihin sa kanila na, alam mo yun, kaya din namin to eh. At kaya din namin patakbuhin to. And looking at the items, nakikita natin na yung bagong item na flask ay gamit na gamit nila. Kahit nga yung Angela dito, meron na din. So, ibig sabihin talaga, Oracle, Dominance Eyes, and all that. Kahit nga yung ating next build na sana dito, it's going to be a possible Thunderbelt and all the others para di siya mawalan ng mana. Looking at the highlights right now, papapansinin natin talaga, early on pa lang, ginagamit na ng Blacklist Academy yung kanilang numbers advantage para ma-takedown dito yung mga members na side ng Maharlika. Although sabihin natin na there were some outplays na tinatawag, may kita mo na sila Kelvin din ay talagang kumukuha din ng mga kill. But looking at it, laging trade yung nagaganap eh. Si Kelvin, yung nabibigyan din si Kelvin dito in the process, kaya hindi mo din masasabi yon na totally win yon para sa kanila. Looking at that feathered airstrike, ang daming nahuli noon and hindi na nakatulong si Mingwin noong mga panahon na yon. At kung papansinin na, talagang harapan kung harapan lang at hindi talaga nahuhuli si Vreex sa pagharap sa mga miyembro dahil dun sa kanyang brute force breastplate. At yung Angeline combination, nakikita nyo naman na halos lahat ata ng highlights dito. Well, lahat ng highlights dito ay makikita mo si Ling dahil nga 92% ang kanyang kill participation in the first place. So, tignan mo kung paano ina-outplay nung isa't isa dito yung nung mga members dito ng Blacklist Academy, yung side ng Maharlika. Sinusubukan lang tumalon ni Ling dun sa mga pader-pader pero at the same time, minanockdown siya ng isang circling eagle. So, makikita nyo si Kelvin trying his best to steal those objectives pero meron talagang hold na ginawa ang Blacklist Academy kaya hindi din makasagot na sarili lang baril dito ang side ng Maharlika. Yung mga panahon na ito, 16 minutes in, dito na nagkaroon ng collapse ang side ng Maharlika dahil nga hindi na nila kaya i-outscale at nag-play in na yung items na nabuo at ginawa ng side ng Blacklist Academy. At dito natin makikita kung bakit napaka-importante din na bantayan mo ang iyong mga pocket strats. And this is Blacklist Academy taking their first victory. Paulit-ulit ko sinasabi pero napakaganda para sa storya nila dito. And this might be the momentum na kinakailangan nila para talagang makabalik dito sa ating season eh. Kasi kailangan na kailangan nila ito. And sa totoo lang, I wish them well and sana magtuloy-tuloy na. Magtutuloy-tuloy pa tayo dito sa MDL Philippines Season 2. Kaya huwag kayong aalis. May last series pa tayo.